Good morning to everyone at welcome po dito sa nag-iisang programang nagbibigay sa atin ng kaalaman sa mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Ito po ang programang Tuklasin Natin. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga bang pinagkaiba ng Filipino time at American time? Ang Indian time? Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin! Ngayong Marso ay tinatawag na Fire Prevention Month. Ang buwan po kasi ng Marso ang pasimula ng pagpasok ng mainit na klima. Kaya naman hindi maikakaila na sa buwang ito nagpapasimula ang napakaraming insidente ng mga sunog. Kaya naman pinapaalalahanan ang lahat na tayo po ay maging maingat upang hindi maging biktima ng anumang sunog. At dahil Fire Prevention Month ngayon, lahat ng ating pag-uusapan ay patungkol sa sunog at apoy. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang ating pagtutuklas. Taong 1966 po nang iproklama ng dating President Ferdinand Marcos ang Proclamation 115A that assigned a particular aspect of safety and accident prevention to each month of the year. Ayon po sa proklamasyon na ito, ay dapat paalalahanan ang bawat mamamayan na maging vigilant o maging mapagbantay sa bawat oras para makaiwas sa anumang banta ng panganib. Safety consciousness among our people every day of the year as a positive preventive approach to a problem that can be solved by more caution, vigilance, sobriety, exercise of common sense, and respect for the law. Nagkataon na ang March ay idineklara na Burn Prevention Month ayon sa Proclamation 360 nung si dating Corazon Aquino ang naging presidente. This proclamation signed in 1989 na ang layunin po ay to disseminate knowledge in the field of burn prevention and to enhance education in all phases of burn care. Sa madaling salita, ay maging maingat sa mga sunog. Kagaya po ng sabi natin kanina, ang Marso ang isa sa pinakamainit na buwan sa buong taon. Ayon po sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sa ganitong buwan ang temperatura at ang halumigmig o moisture ay nagsisimulang tumaas ang level. The hot dry season in the country usually runs from March to May. Kayun din po, ang mataas na record ng mga sunog ay nagsisimula sa ganitong buwan. Base po yan sa report ng Philippine Statistical Authority o PSA. Ang March ang isa sa may highest number of fire incidents reported from 2010 to 2019. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z? Z, Y, X, W, V, A, C, A, B, C, D, F, G. Z, Y, X, W, U, V, Y, W, X, Y, Z. T, V! Z, Y, X, W, wait. U. Mahirap, di ba? Manood ng Tuklasin Natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Lunes hanggang Sabado, alas 9:30 ng umaga. Dito lamang sa Live TV. Your Life, Your TV. Sikip at matataong lugar. Bumisita rin sa inyong doktor
para mapayuhan ng tama ukol sa heat stroke. Isang safety reminder mula sa Live TV. Your life, your TV. If you're looking for both relaxation and discovery, this place is the perfect hideaway. Relaxation at its finest and the true taste of paradise. With easy-to-access public transport, it offers peaceful seclusion that is well-placed as a stepping stone to other nearby iconic local attractions. Accommodations come with cozy rooms, uniquely decorated. Television, air condition, and a wireless internet access. Room rates range from 1,800 to 3,500 pesos only, providing you amazing amenities within an inviting, friendly, and comfortable atmosphere. So, for a memorable holiday trip, contact one of their helpful representatives today. Want a perfect island getaway? Here's an amazing place, not just for you, but for the whole family. A place where one can have peaceful moments to reflect, and a place where a group of people can mingle and enjoy. Feel a wave of relaxation as you make your way around this beautiful paradise. Engage yourself on the island's animal sanctuary and escape from the hustle of the busy urban life. With approximately 2 hectares of ancient coral land, we are sure to give you only what's best. So come and visit Grace Island. For inquiries, please contact the following details. Ngayong Fire Prevention Month ay mas kailangan pa natin ang iba yung pag-iingat sapagkat alam natin na maraming mga trahedya dumarating sa ating panahon at ang isa dito ay ang sunog. May mga tips na dapat tayong gawin upang makaiwas sa mga ganitong trahedya gaya ng ating mga naiwang mga gadgets sa bahay na nakasaksak. Ang isa sa mga cause ng sunog ay bunga ng pagiging pabaya sa ating mga gadgets. At yan, mga, yan ay ang ating electrical fault na tinatawag. At ang isa pa ay ang mga naiwan nating mga niluluto sa bahay. Bunga ng mga apoy na naiwan at ito ay napabayaan, magiging sani ito ng malaki ring sunog. Ang amin pong mga tips, pagka meron tayong mga nararanasan ganitong sakuna na sunog, kailangan nating ipagbigay alam agad sa kinauukulan. Dapat sa ating mga sambahayan ay alam natin ang mga hotline numbers ng mga bumbero, ng pulis, ng mga emergency response team upang pag ating na pagbigay alam agad ang mga emergency ito ay madali nila tayong maaksyonan at makapagbigay sila ng nauukol na response sa ating mga pangailangan. Tandaan natin, dapat laging maging ligtas sa lahat ng mga pagkakataon. Dapat ang ating mga pamilya, ang ating mga kasama, ang lagi nating tiyakin na ligtas sa anumang mga sakuna at anumang mga trahedya gaya ng ganitong sunog. Kung tayo naman ay nasa mga gusali na ating dinalalagyan at naganap ang ganitong mga sakuna, ang sunog, makatandaan natin dapat sa bawat lugar na ating pupunta, alam natin ang mga emergency exit. Alam natin kung saan tayo dadaan, gaya ng mga fire exit, para makaiwas tayo sa lubhang malaking sakuna na gaya ng trahedyang ito. Sa ating mga kinalalagyan,
ipagbigay natin sa ating mga kasamahan na merong mga ganitong pangyayari para matulungan tayo sa iba't ibang mga paraan at sa iba't ibang pagkakataon. Sa ating mga pintong daraanan, lagi natin tatandaan ang paghawak sa ating mga nab ay hindi ang ating mga palad ang ating idadampi, kundi ang likod ng ating palad. Pang hindi tayo mapasok at pakiramdaman muna natin kung ito ay mainit o hindi. Sa ating mga simple mga paraan at mga tips na ating matututunan, tandaan natin, ligtas ang may kaalaman. Ngayong Fire Prevention Month, iba yung pag-iingat ang kailangan natin. At may mga bagay pa tayong dapat alamin dito lamang sa Tukasin Natin! Kaya mga kalay, pinapaalalahanan ng bawat isa na maging maingat upang ang sunog ay ating maiwasan. Huwag po kayong aalis sapagkat magbabalik po ang Tuklasin Natin. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z? Z, Y, X, W, V, A, B, C, D, F, G. Z, Y, X, W, U, V, Y, W, X, Y, Z. T! V! T! V! D. U, V, V! Z, Y, X, W. Wait. U. Mahirap, di ba? Manood ng Tuklasin Natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Lunes hanggang Sabado, alas 9:30 ng umaga. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. Safe at matataong lugar. Bumisita rin sa inyong doktor para mapayuhan ng tama ukol sa heat stroke. Isang safety reminder mula sa Live TV. Your life, your TV. If you're looking for both relaxation and discovery, this place is the perfect hideaway. Relaxation at its finest, and the true taste of paradise. With easy-to-access public transport, it offers peaceful seclusion that is well-placed as a stepping stone to other nearby iconic local attractions. Accommodations come with cozy rooms, uniquely decorated. Television, air condition, and a wireless internet access. Room rates range from 1,800 to 3,500 pesos only, providing you amazing amenities within an inviting, friendly, and comfortable atmosphere. So, for a memorable holiday trip, contact one of their helpful representatives today. Want a perfect island getaway? Here's an amazing place, not just for you, but for the whole family. A place where one can have peaceful moments to reflect, and a place where a group of people can mingle and enjoy. Feel a wave of relaxation as you make your way around this beautiful paradise. Engage yourself on the island's animal sanctuary and escape from the hustle of the busy urban life. With approximately 2 hectares of ancient coral land, we are sure to give you only what's best. So come and visit Grace Island. For inquiries, please contact the following details. Tuklasin Natin!
Isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao sa araw-araw ay apoy. Isipin mo na lang, kung walang apoy, paano natin lulutuin ang pinakapaborito nating pagkain? Paano natin sisindihan ang candlestick sa cake tuwing may birthday party? At marami pang dahilan kung bakit kailangan natin ng apoy. Alam nyo ba na ang fire ay isang event o pangyayari at hindi po ito isang bagay? Opo, ito po ay isang pangyayari. Dahil kapag uminit po ang isang bagay kagaya ng kahoy, ay nagre-release po ito ng chemical vapors na mabilis na sumusunog sa oxygen sa hangin. Ang oxygen po ay isang chemical, pero hindi ito flammable, kundi ito po ay oxidizer. Kapag sinabing oxidizer, dumadagdag, nagpapalakas, at nagpapalala. Dahil sa chemical na inilabas ng isang bagay, kapag ito ay nagiinit, humahalo ito sa oxygen sa hangin, at ito ay nagre-resulta ng maliwanag at mainit na gas na siyang nakikita natin bilang isang apoy. Ang mundo ang nag-iisang planeta kung saan ay mayroong apoy. Ang ibang planeta po kasi ay walang sapat na oxygen para mag-create ng apoy. Kapag mas maraming oxygen, mas nagiging mainit ang apoy. Air is 21% oxygen. Kapag pinagsama ang pure oxygen at acetylene, magre-resulta ito ng panibagong form ng gas na kung tawagin ay oxyacetylene. Kadalasan itong nakikita sa mga welding torch at umaabot sa 5,500 degrees Fahrenheit ang init ng apoy nito. Ito ang pinakamataas na level ng init na pwedeng abutin ng isang apoy. Ang supply ng oxygen ay nakakaapekto sa kulay ng apoy. A low oxygen fire contains lot of uncombusted fuel particles at ito po ay nagre-resulta ng kulay dilaw na apoy. Kapag mataas naman ang oxygen, ang apoy ay nagiging blue o asul. Alam nyo ba na ang apoy ay kayang mag-produce ng tubig? Opo, subukan nyong painitin ng isang kutsara sa ibabaw ng apoy ng kandila. Makikita nyong umuusok ito. Ito ay dahil sa nag-evaporate ang tubig na na-condense sa metal. Mapapansin natin na kulay blue ang apoy sa gitna ng candle fire. Ito ay dahil sa gitna ng candle fire nagmumula ang fresh air. And yellow at the top because the rising fumes from below partly suffocate the upper part of the flame. Ang mga ancient Greeks ay gumagawa ng apoy sa pamamagitan ng concentrated sunlight. Gumagamit sila ng parabolic mirror or lens at itinatapat nila sa sinag ng araw para mag-ignite at mag-produce ng apoy. Ang pinakamalaking sunog ay nangyari noong 1666. Kung tawagin ito ay Great Fire of London, kung saan sinunog nito ang 80% ng city. Nagresulta din ito ng salot na kung tawagin ay bubonic plague na pumatay sa 65,000 katao. Sa sobrang laki ng sunog na ito, pati mga daga at surot ay namatay. At yan po ang mga natuklas natin sa araw na ito. Hanggang sa mga susunod na episode sa programang tumutuklas ng mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Ito po ang programang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin!